Praise the Lord! Isa pong pinagpalang araw po sa ating pong lahat at sa lahat po ng mga nakasubaybay sa programa pong ito ng Word for the Season. Ako po ay naniniwala na kaya kayo po ay nakatunghay sa lugar po na ito, sa programang ito. Ito po ay niloob ng ating Panginoon upang maabot po ang lahat ng inyong pangangailangan. Purihin po ang ating Panginoon sapagkat sa panahon pong ito ay nadidinig po natin ang tinig ng ating pong Panginoon. Dito po sa akin pong ibabahagi ay babasahin po natin sa Isaiah chapter 41 verse 10. Ito po ay kinuha ko po sa God's Word Translation. Sabi po rito, "Don't be afraid because I am with you. Don't be intimidated. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will support you with my victorious right hand." Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Pinamagatan ko po itong live without fear. Dito po sa talatang ating pong binasa ay masusumpungan po natin ang isang kasiguruhan na sa panahon po natin ngayon na puno ng takot, puno ng pangamba, pag-aalinlangan sa kapaligiran, nahatid po ng krisis o ng mga pandemyang nararanasan po natin sa panahon po na ito. Dito po sa ating pong talata ay masusumpungan po natin na may makapangyarihang tinig ang ating pong Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Isaiah 41 verse 10, sabi sa Tagalog, "Huwag kayong matakot, huwag kayong mabahala, sapagkat ako ang sasama at sasaatin ang ating Panginoon." Pangalawa po, binanggit doon, siya ang magbibigay sa atin ng lakas, ang tutulong, susuporta sa lahat ng ating laban ngayon. Praise the Lord! Kaya anuman ho, ang atin pong mga kinakaharap po ngayon na mga pagsubok, ang kasiguruhan po natin, sabi ng Panginoon, may sakit ka ba? May takot ka ba? Don't be afraid because I am with you. Don't be intimidated. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will support you. Ito pa po, sabi ho ng verse 10 letter C, with my victorious right hand. Pag sinabi hong right hand sa Bible, is also referred to a direction or victorious direction. Another meaning is a special place or location of honor. Ibig sabihin, pag tayo po ay nanalangin, laging ang pabor at kasagutan ng Panginoon ay sa atin. At ito pa po, sabi ron, God's right hand as a metaphor for the omnipotence of God. Also to giving help and strength and considered to be a synonym for goodness. Sabi ho ng Psalm 23 verse 6, "Surely goodness and mercy, love will follow us all the days of our lives." Maliwanag na tayo po ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Ililigtas tayo ng kanyang mga kamay at gagawing mabuti ang ating kalalagayan ngayon. Dito po sa akin po nga ibabahagi, three things why God remind us to live without fear. Tatlong bagay po. Number one, the size of your problem does not intimidate God. Ibig sabihin po nito, kahit gaano man daw po kalaki ang problema, mga pagsubok na pinagdaraanan natin sa mga panahon ngayon, ito'y maliit na maliit lang para sa ating Panginoon. Ibig sabihin pa, kayang-kaya niya tayong tulungan at alisin sa sitwasyong mahirap na pinagdadaanan ngayon. Even though you are powerless, He is the most powerful. Just continue to trust Him. He is the help of the helpless. And He promised us in Hebrews chapter 13 verse 5 letter B, He promised not leave us or forsake us. Sabi ho ng Isaiah 41 verse 10, binanggit doon, "Don't be afraid because I am with you. Don't be intimidated." Ang ganda ho sa atin pong Panginoon, inaalaw po niya ang iba't ibang pagsubok sa buhay ng isang tao at kahit sabihin nating sunod-sunod pa ng mga pagsubok, pero ang ganda po sa ating Panginoon, kinukontrol niya ang lahat ng mga bagay. Nararanasan natin na isang pagsubok,
pero kontrolado niya ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya lagi nating tatandaan, Isaiah 49 verse 16, God has you in the palm of His hand. Ang kailangan lang ho natin, manalig lang tayo talaga sa atin pong Panginoon, because faith is having the courage to let God have control. Sabi ho sa isang quotation, when you face difficult times, know that challenges are not sent to destroy you. They sent to promote, increase, and strengthen you. At sabi pa ho sa isang quotation, sometimes God will put a Goliath in your life for you to find that David within you. Makikita ho natin, ang ating Panginoon, inaalaw niya na tayo po ay makaranas ng iba't ibang pagsubok sa ating mga buhay. Hindi ito ang ating pong ikasisira. Hindi ito ang ating pong ikababagsak. Bagkos, meron lang gustong makita ng Diyos at patunayan ng ating Panginoon na meron tayong Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Praise the Lord! Sabi ho ng Isaiah chapter 43 verse 2 to verse 5, sabi sa Tagalog, dumaan man kayo sa karagatan, hindi kayo malulunod, dumaan man kayo sa apoy, hindi kayo maibubuwal na mabibigat na pagsubok, sapagkat sasamahan ko kayo, sabi ng ating Panginoon. Number 2 po, our God wants to see the level of trust we have for Him. Napakaganda ho mga paalala. Pinapaalala ng Panginoon, makita ng ating Panginoon na ang level ng ating Panginoon o ang level ng ating pananampalataya ay tumataas habang tayo po ay tumatagal sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, sa tuwing tayo po pala ay nangangamba, nababahala, hindi natin namamalayan, nababawasan na po pala ang ating pong faith and expectation. At dahil po rito, hindi po tayo nakakapanalangin ng panalangin ng may pananampalataya. Kaya sa gayon, ang nangyayari po, hindi tayo dinidinig ng ating Panginoon. Bakit? Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. At bakit po meron po akong nabanggit na expectation? Sapagkat your expectation is the proof of your faith. Ang ibig kong sabihin nito, napaka-importante po nung ating pong pananampalataya sa pagharap sa anumang mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Yung ibang tao po ngayon, dahil po sa pandemya, humina po ang negosyo. Nawalan ng kabuhayan, nawalan ng trabaho, kaya marami ho ang nawalan na po ng gana. Nawalan na rin po ng gana na mangarap at hindi na rin po nangarap. Magi sa atin din po mga ministry, sa atin po mga churches, natigil po pansamantala o natitigil pansamantala ang face-to-face gathering. Nababawasan man ang ating pong attendees, huwag tayong tumigil na mangarap na mangyari pa rin ang mga vision na binibigay o binigay ng ating Panginoon sa ating pong church. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa na tayo ay makapagpatuloy sa ating pong buhay, paglilingkod sa Panginoon at buhay sa mundo pong ito. Lagi ho nating tatandaan, lahat ng mga nawala sa mga nagdaang mga buwan, nagdaang taon, ibabalik ng ating pong Panginoon ng doble-doble pa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa na tayo po'y mangarap na magkaroon pa rin ng magandang buhay, ng trabaho, at magandang kabuhayan. Naalala ko po ang Job chapter 42 verse 10. Matapos po ang krisis, matapos po ang pandemya na naranasan po ni Job, lahat ng iyon na nawala, dinoble ng ating Panginoon at ibinalik ang kanyang kabuhayan, ibinalik ang kanyang kayamanan ng doble-doble pa. Kaya po, our God wants to see the level of trust we have for Him. Tinitignan ng ating pong Panginoon. Sabi ng James chapter 2, verse 14 up to verse 19, paraphrasing, sabi ko sa Tagalog, tinitignan ng ating pong Panginoon ang ating pananampalataya na may gawa at ang gawa na may
pananampalataya na ibig sabihin kahit anuman ang maranasan natin sa mundo pong ito, nagsasabi, Panginoon, andito lang po ako, nagtitiwala ako sa iyo hanggang ako ay nabubuhay. Hallelujah! And then number 3 po, remember the Lord is with you while you are with Him. James chapter 4, verse 8, letter A. Come near to God and He will come near to you. Maganda ho yung pong inaawit ho natin sa church. Sabi ron, to get a touch from the Lord it's so real. To get a touch from the Lord it's so real. If you draw nigh to Him, and He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord, it's so real. Remember, the Lord is with you while you are with Him. Ibig sabihin nito, kung nais po natin na tayo po ay samahan ng Diyos araw-araw para harapin ang lahat ng hamon sa buhay po na ito, ang dapat lang ho dapat nating gagawin, mas gawin ho nating lalong maging malapit sa Panginoon, lalong maging makilala natin ng lubos, biblical at spiritual na pagkakakilala ang ating pong Panginoon, at higit sa lahat mas maging malalim ang relasyon natin sa Diyos. At kung mapapansin po natin mga kapatid, sa tuwing tayo po ay nakatunghay sa Word for the Season, narinig ho natin palagi ang mensahe na maging malalim sa Panginoon, maging malalim sa debosyon, maging malalim sa pananalangin, maging malalim sa salita ng ating pong Panginoon. Bakit po? Kasi ang katotohanan po, ito po ang isa sa pinaka-importante sa buhay ng isang tao. Pag hindi ho tayo naging malalim sa debosyon sa ating Panginoon, hindi naging malalim ang relasyon natin sa Panginoon sa mga panahon po na ito, madali ho tayong bumagsak pagdating ng pagsubok. Madali ho tayong matakot. Madali ho tayong iligaw. Madali ho tayong magkasala at madali tayong malayo sa ating pong Panginoon. At higit sa lahat, pag wala ho tayong tunay at malalim na relasyon sa ating Panginoon, pwede tayong hindi maligtas. Kaya po mga magulang at mga kapatid, maging malalim ang debosyon natin sa ating pong Panginoon. Sabi ho ng isang quotation, when roots are deep, there is no reason to fear the wind. Ibig ko sabihin po nito, parang isang puno, pag tayo po ay malalim ang ating pong ugat sa mga salita ng ating Panginoon, kahit anong bagyo ng pagsubok ang dumating sa ating mga buhay, wala tayong dapat ikatakot. Kahit nagkakagulo ang kapaligiran, tayo'y tahimik na tahimik at payapang payapa sapagkat alam nating hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya po, as you remain His devoted child, He will not allow evil to prevail over you. Isaiah chapter 54 verse 17, sabi ron, no weapon forged against you will prevail, and you will repute every tongue that accuse you. Napakaganda. Pinapakita lang ho nito na walang sino man ang makatatalo sa atin pag tayo ay nasa puder ng ating Panginoon. Even this famine or pandemic COVID-19, sabi ho ng Psalm 37 verse 19, in times of disaster, they will not wither. In the days of famine or pandemic, they will enjoy plenty. Sabi pa rin ho ng Psalm 33, verse 18 up to verse 20, babasahin ko po sa New International Version, but the eyes of the Lord are on those who fear Him. Makinig ho tayo, sabi rin yun, on those whose hope in His unfailing love to deliver them from death and keep them alive in famine. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. Kaya po, kung meron ho tayong napapakinggan
natinig ng Panginoon at mga pangako ng Diyos na katulad po nito, wala po tayong dapat ikatakot. Kahit po sa mga panahon po na ito na punong-puno ng kaguluhan, punong-puno po ng takot dahil sa mga pandemya, sa mga kahirapan na nararanasan po natin, wala tayong dapat ikatakot sapagkat buhay na buhay ang mga pangako ng Panginoon na hindi tayo pababayaan ni iiwan kailanman. He will always lead us to triumph in Christ Jesus. God sends the storm to show that He is the only shelter. Pinadadaan lang ho tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay, mga bagyo ng ating mga buhay, upang makita pa rin po natin, maalala pa rin ho natin na meron palang Diyos na nakatunghay sa atin na kailangan nating magtiwala pa rin sa Kanya. Kaya po, napaka-importante po ng mensahe ng Panginoon sa oras ho na ito. Three things why God remind us to live without fear. Number one, the size of your problem does not intimidate God. And then number two, our God wants to see the level of trust we have for Him. And then number three, remember the Lord is with you while you are with Him. Magtatapos po ako sa Exodus chapter 14, verse 13 up to verse 14. Babasahin ko po rito sa New International Version. Sabi ron sa Exodus 14:13-14, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again." Verse 14, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Pagka binasa naman ho natin sa New International Version, tatlong bagay po ang makikita ho natin doon na paalala. Una, sabi ron, do not be afraid. Pangalawa, just stand still or stand firm, sabi ho ng New International Version. Ibig sabihin, manatili lang tayo, tatayo sa pananampalataya sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon, pananalangin sa ating pong Panginoon. And then letter C, watch the Lord rescue you today. Makikita ho natin na ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin ngayon at sa bawat araw na dumaraan sa atin pong mga buhay. At bandang huli po, ang ganda po ron, the Lord Himself will fight for you. Bakit binanggit ho yun ng ating Panginoon? Laban lang ho tayo nang may pananalig, pananampalataya sa Panginoon, pero tayo'y tao lang. Merong hangganan ang lakas. Pero ang ganda po nun, pag hindi na po natin kaya, sabi ng Panginoon, the Lord Himself will fight for you. Pag hindi na natin kaya ang laban na ito, ang Diyos ang makikipaglaban para sa bawat isa po sa atin. Praise the Lord! Magtatapos po ako sa isang maikling-maikling illustration or kwento. Isang eroplano po ang pa-flight patungo po sa isang bansa. At ito po ay nag-take off. Sabi ho nung announcer, fasten your seat belts. At nung nandun na ho sa itaas ang eroplano ho na ito, payapa, tahimik, bigla hong nagsalita po yung announcer. Sabi ron, we shall not be serving the beverages at this time as we are expecting a little turbulence. Please be sure your seat belt is fastened. So, panatag pa lang ho yung mga tao. Pero dumating ho ang ilang mga minuto, nagsalita ulit yung announcer. Sabi ron, the voice of the announcer said, we are so sorry that we are unable to serve the meal at this time. The turbulence is still ahead of us. Naku, dito po nag-umpisa na natakot na ho yung mga tao, yung mga pasahero. Andyan ho yung nagsasabing, wala na tayong pag-asa, baka biglang bumagsak itong eroplanong ito, mamamatay na tayo, ito na ata yung katapusan natin, iyakan po ang lahat, yung iba na may nananalangin. At meron pong isang batang babae na siya po ay tahimik na tahimik. Naglalaro, inaalagaan yung kanyang laroang manika, maya-maya umaawit,
Maya-maya naman po ay binababa po niya yung manika at siya po ay nagbabasa ng libro. Talagang payapang-payapa ho yung bata pong ito. Habang nakatingin po ang isang pastor, pinagmamasdan po niya yung batang babaeng ito. At sa habag at biyaya at pag-iingat ng Panginoon, ang eroplano pong ito ay nakalapag din naman po ng payapa doon po sa airport. At hindi po napigilan nung pastor, nilapitan po yung bata. Ang sabi ho nung pastor sa bata, sabi niya, "Iha, may tatanong lang ako sa'yo. Kanina, nung andun tayo sa taas, ay nag-iiyakan, takot na takot lahat ng pasahero. Pinagmamasdan kita, bakit? Ang saya-saya mo. Tapos panatag na panatag ka, naglalaro ka lang, kumakanta ka lang. Bakit ikaw ay payapa?" Sabi ho nung batang babae, "Sir," sabi niya, "my dad is the pilot and he is taking me home." Napakaganda ho na kahit anuman po ang pagsubok na dumadating man po sa ating po mga buhay, mga magulang at mga kapatid, tulad po nung batang babae po, let us remember, our Father in heaven is the pilot. He is in control and He is taking us home. Mga magulang at mga kapatid, ako po ay napakarami ko rin pong mga pagsubok na pinagdaanan ko. Andyan na nasabugan din po ako ng granada, 3 namatay, isa po ako sa nabuhay. At kamakailan po ay last September to November, naranasan ko po ang maospital dahil po sa COVID-19. 3 po kami ng aking mga anak. At eksakto naman po, October 2, nung ako po ay nasa ospital, pinalabas po ang word for the season. At tamang-tama naman po, ang inyo pong lingkod, yung pong nagtuturo po doon, na minister din po ako. Pinapakita ko lang po doon na hanggang ngayon ay buhay po ako, malakas po ako, at nagtuturo po ako sa inyo pong harapan. Ang aking pong tinuturo, ang Diyos natin ay Diyos na buhay. At kahit kailanman po ay hindi po ako matatakot kailanman dahil alam ko ang Diyos ang siyang may hawak ng aking buhay at may kontrol ng lahat ng mga bagay. Kaya mga magulang at mga kapatid, hindi ko po alam kung ano po ang inyo pong mga pinagdaraanan. Marahil po ang iba po ay masigit pa po doon sa akin pong naranasan. Pero kahit na gano'ng mang kalaki po ang mga pagsubok na pinagdaraanan po ninyo, napakagandang pangako po ng ating Panginoon at ang kanyang mga salita na nagsasabi, huwag kang matakot. Don't be afraid because I am with you. Don't be intimidated. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will protect you or I will support you with my victorious right hand. Tayo po ay manalangin. Amang dakila, sa pagkakataon pong ito, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nakatunghay po kayo sa langit habang nanonood at nakikinig ang iyong mga anak. At sa akin pong pananalangin, Panginoon, buksan niyo po ang langit sa oras po na ito. Ang iyo pong mga anak ay pakinggan niyo po ang kanilang mga panalangin. Maari ho bang sa pagkakataon ito, mga kapatid, kung meron mang kayong panalangin sa oras na ito sa Panginoon, bibigyan ko po kayo ng ilang segundo para po ibukas ang inyong puso sa Panginoon. Ibuhos sa Panginoon ang inyong pong mga pinagdaraanan sa inyong mga buhay. Panginoon, habang nananalangin po ang iyong pong mga anak, hindi ko po alam ang kanilang mga pangangailangan. Ang ilan, Panginoon, ay nasa ospital, maging ang kanilang membro ng pamilya, ang ilan po ay nasa quarantine, ang iba po ay nasa kanilang tahanan, nasa ibang lugar. Hindi ko po alam ang kanila pong mga pinagdaraanan sa kanilang mga buhay. Pero Panginoon, Ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng mga bagay. Panginoon, ibuksan niyo po ang langit sa oras po na ito. Ibuhos niyo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala, ang iyong kalakasan upang kami, Panginoon, ay lumakas. Makita po namin na kahit anumang dumating sa aming mga buhay, anumang pagsubok at bagyo ng buhay, hindi po kami dapat matakot sa panahon po na ito sapagkat alam po naming buhay ang aming Diyos, buhay at tapat ang aming Panginoon na kailanman ay hindi kami pababayaan ni iiwan man. Panginoon, sa pagkakataong ito, ipatong niyo po ang iyong mga kamay sa ulo ng bawat isa.
Pagalingin niyo po ang may mga sakit at may karamdaman. Palakasin niyo po ang mga nanghihina. Mga dumaranas ng kahirapan, Panginoon, iangat niyo po ang kanilang mga buhay. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na magtiwala at patuloy, Panginoon, na manalig sa iyong dakilang pangalan na kailanman, Panginoon, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman natutulong sa bawat isa po sa amin. Panginoon, maraming salamat at sa pagkakataon pong ito sa iyong mga kamay, akin pong ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Sa pagkakataon pong ito, Panginoon, special po naming panalangin, special kong panalangin sa lahat ng iyo pong mga anak. Tanggalin niyo po ang lahat ng takot sa aming mga puso. Bagkus ay lagi mong ipaalala ang iyong mga pangako sa Isaiah 41 verse 10. Dalin namin, Panginoon, saan man kami magpunta, ang iyong mga salita pong ito na hindi kami dapat matakot sapagkat kami po ay sasamahan ng iyong mapagpalang kamay. Kaya sa pagkakataon pong ito, Panginoon, special ko ring panalangin lahat ng iyong pong mga anak kasama po ng kanilang buong pamilya sa panahon po naming aming kinakaharap. Panginoon, bendisyonan niyo po kami. Palakasin niyo po kami. Ingatan niyo po kami, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang iyong banal at makapangyarihan mong dugo ay ipahid niyo po sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, walang sino man, Panginoon, at anumang magiging record na may mapipinsala, Panginoon, sa iyo pong mga anak. At sa pagkakataong ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, binibless ko ang inyong mga tubig, ang inyong mga tinapay, ang inyong mga kabuhayan, ang bawat pamilya at lahat ng membro ng iyong pamilya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At sa pagkakataong ito, taglayin ng bawat isa ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo at ang pakikipisa ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Amen.